Welcome sa YouTube channel ng mga kwentong buhay. Layunin namin na magbigay ng mga kwentong pwedeng magbigay ng kaalaman at inspirasyon o magandang aral sa mga manunood. Huwag kakalimutang mag-subscribe, like, comment, share at turn notifications on. Ang lahat ng ito kapag iyong ginawa ay sadyang makakatulong sa amin. Maraming salamat sa inyong pagbisita. Mabuhay tayong lahat. Nasa dining area ang mag-anak. Nakaupo ang ama at ang anak. Ang ina ay nagbibigay ng kape sa kanyang asawa. Honey, ito na ang kape mo, sabi ni Rita sa asawang si Hector. Wow, ang ganda mo ngayong umaga, sabi ni Hector kay Rita, di ba, sweetie? Tanong niya sa anak na si Chelsea. Opo, mommy, ang kinis ng kutis niyo, nag-agree naman si Chelsea. Dalawa, tumigil nga kayo. Hindi ko gusto ang aking kutis. It looks awful, sabi ni Rita. Honey, tanggapin mo naman ang compliment kahit minsan. Totoo naman ang sinasabi namin. Nagdamdam naman si Chelsea sa inasta ni Rita. Kailangan kong maghanda para sa yoga class. Huwag niyong kakalimutan, may pupuntahan tayong kasal mamaya, sinabihan niya ang mag-amang tahimik lang. Pagbaba niya, naka-yoga outfit na siya. Okay, I'll see you guys later. Wow, nag-workout ka ba? Tanong ng asawa, tumayo ito para lapitan siya. Seryoso ka ba? Hindi ko nga gusto ang biutsura ko. I look gross, sagot ni Rita habang kinapa ang tiyan. Hindi nga, you look amazing. Pagpupumilit ni Hector, tama si daddy, pamayat ka nga, mommy. Dagdag ni Chelsea, nako, kayong dalawa, nakainis ang katawan kong mataba. Kailangan kong magbawas ng 20 pounds, inis na sabi ni Rita sa kanyang mag-ama. Ako'y aalis na, see you guys later. At dumiretso na siya ng lakad palabas ng bahay. Hinabol siya ni Hector at hinawakan. Honey, hindi ka dapat nagsasalita ng masama tungkol sa iyong sarili, lalo na sa harap ni Chelsea. Ayaw mo siyang magsalita ng masama tungkol sa sarili niya, di ba? Anong pinagsasabi mo? Inis na tanong ni Rita. In fact, kung magiging kamukha ko siya, then may problema tayo. Kailangan ko nang umalis. Maghahanda tayo para sa wedding pagbalik ko. Naiwang nababahala si Hector sa asawa. Bakit masyado siyang kritikal sa kanyang sarili? Habang sila'y naghahanda, lumapit ulit si Hector sa asawa. Si, ang ganda talaga ng misis ko. Hinarap siya ni Rita. Ewan ko, pakiramdam ko, ang pangit ko. Sweetheart, hindi mo ba nakita ang sarili? Ang ganda mo. Ang bantayan kita ngayong gabi, medyo pabirong sabi ni Hector. Baka may umagaw sa iyo sa akin. Sinasabi mo lang iyan para gamaan ang pakiramdam ko, tingnan mo ako, nagiging manipis na ang buhok ko, napaka-awful ng makeup ko. Ang tanda na ng itsura ko sabi nito na parang gustong umiyak. No, hindi ka mukhang matanda. Oh, sige, kailangan nating umalis na. Baka mahuli pa tayo, sabi ni Hector. Handa na ba si Chelsea? Tanong ni Rita, siya namang pagdating ni Chelsea na umiiyak. Hindi ako sasama sa wedding, sabi nito. At bakit? Tanong ni Hector, bakit ka umiiyak? Ang pangit ng makeup ko, mukha akong mataba sa damit na ito at may mga tagihawat ako. Napanganga si Rita sa narinig sa anak. Anong pinagsasabi mo? Ang ganda-ganda mo, anak. No, hindi, mom. I look awful, at hindi ako sasama sa inyo. At umalis si Chelsea na nagdadabog papunta sa kanyang kwarto. Huminga ng malalim si Rita. Hindi ako makapaniwalang sinabi niya ang mga iyon tungkol sa sarili niya. Talaga, sagot ni Hector, sa palagay mo, kanino niya nakuha iyon? Hindi sa akin, kaya siya nagsasalita ng ganoon sa sarili niya dahil nakikita niya iyon sa iyo. Nakuha niya iyon sa iyo. Napag-isip si Rita, oh my gosh, tama ka, hindi ko naisip na nagsasalita ako ng masama tungkol sa sarili ko, yun ang kanyang nakikita at yun ang ginagawa niya. Kailangan ko siyang makausap, at nagmamadaling pinuntahan si Chelsea sa kwarto nito. Malungkot ang bata na nakaupo sa kanyang kama. Umupo siya sa tabi ng anak. Chelsea, yung mga bagay na sinabi mo tungkol sa iyong sarili, hindi totoo ang mga iyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng bata, lagi mong sinasabihan ang sarili mo ng ganoong mga bagay. Alam ko, but to be honest, dapat hindi ko iyon sinasabi sa sarili ko. Hindi ko naisip na ang aking mga insecurities ay nakakaapekto sa iyo. Halika dito, dinala niya si Chelsea sa harap ng salamin. Ikaw at ang daddy mo ay tama. Glowing nga ang kutis ko. Nagbawas ako ng timbang, at ako'y maganda, katulad mo. Habang pinapanood sila ni Hector sa labas ng kwarto.
Sa palagay mo, tanong ni Chelsea, oo naman, siguradong sigurado ako, kaya yung bride, dapat mag-ingat dahil lahat ng mata ay matututok sa iyo. Salamat ma'am, I guess tama ka, maganda ako, at sila'y masayang nagyakapan. Sana'y kinapulutan nyo ng malaking aral ang kwentong ito. Tandaan natin, ang mga magulang ang modelo ng mga anak. Kung ano ang nakikita ng anak sa magulang, chances are, yun din ang kanyang gagawin. Kaya mag-igat tayong mga magulang kung ano ang ehemplong gusto nating matutunan ng ating mga anak. At kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kakalimutang mag-subscribe, like, comment at share. Tandaan nyo, ang layunin namin ay hindi lang magbigay ng magagandang kwento, gusto rin naming bumago ng buhay. At pag ibinahagi nyo ang aming mga video, babaguhin nyo rin ang buhay ng iba. Ang inyong pagmamahal ay sadyang makakatulong sa amin. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na video.